inilom ng ilang grupo na isubsidize na ng pamahalaan ang mga kamalig. Ito raw ang paraan para mapababa sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Magbabalita si Angela Lagunzad. Yesterday, if not sooner, lahat yan ASAP. I don't know. We'll see. Kasi minamalas din tayo sa weather. Ito ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo nang tanungin kung kailan na nga ba matatamasa ng bansa ang 20 pesos per kilong bigas. Sa ngayon kasi, 25 pesos pa rin ang pinakamura at sa Kadiwa pa. Pero hindi lahat ng Kadiwa stores ganyan ang benta. Sa Department of Agriculture sa Quezon City, 38 to 50 pesos na ang kilo. Yung mga maralitang consumers mismo, ang ating mga magsasaka ay matagal nang inaasahan. Kasi pangako niya yun eh, dapat to pa rin niya, lalong-lalo na nung campaign period niya. Pero nakailang beses nang sinabi, walang malinaw, bagkus ay tumataas. No? Yung realidad, tumataas ang presyo ng bigas. So yung sana bago magbitaw ng salita si PBBM ay alamin niya muna yung mga presyuhan sa palengke. Heto ang rekomendasyon ng grupong Bantay Bigas. Bilhin na lang ng gobyerno ang 25% ng mga ani at sila na mismo ang magpagiling. Ganyan din halos ang suhestyon ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Pamahalaan na ang mag-subsidize sa mga kamalig para ang gagawin na lang talaga ng mga magsasaka ay magtanim, umani at kumita. 50% lang daw pala kasi ng lahat ng naaaning palay ngayon ang aktwal na nagiging bigas. Isa sa mga dahilan ang kakulangan sa gilingan. Kung efficient yung processing mo, yung milling, it can go as high as 60 to 70% recovery. Pagka ganon, tataas ang supply. Pag mataas ang supply, bababa ang presyo. The government will have to do something to request to make sure na yung mga farmers, instead of selling palay, bigyan sila ng equipment like milling and small milling, tsaka yung small yung mga drying machine and kamalig, pwede nang idiretso yan sa retailers. Ang Department of Agriculture naman sa ngayon, tanging nakikitang paraan para maging 20 pesos ang kilo ng bigas ay kung bibilhin ng National Food Authority o NFA ang supply. Pero kailangan, stable daw muna ang output, kaya mukhang malabo pa talaga ang target na yan ngayong taon. Hindi natin kasi mapaparehas by island, hindi naman pare-parehas yung ating procurement cost. Kung sasabihin na natin na in the next cropping or the next few years na cropping season natin, kung atin po mga inputs naman ay in place para tumaas ang productivity, magkakamit rin naman natin po yan. Ako si Angela Lagunzad para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.